What's up mga bro? Yun, welcome back. And ngayon nga pala, back to basic tayo. Ngayon nga pala, magtuturo ako paano nga pala gamitin itong hollow switch o paano siya i-wire. Yan, back to basic muna tayo ngayon. And nga pala kung makikita nyo, meron ako dito test light. At saka, itong hollow switch natin, ito siya. Yung hollow switch natin, meron siyang 5 wires. May positive, negative, green, as common, white, normally open, tsaka yung blue is normally closed. Based dito sa socket niya, yung color coding, may mga nakikita rin kasi akong socket na ganito na hindi naman sila same ng color. Siguro, dun sa mga medyo walang idea sa hollow switch, huwag nyo na lang pansinin yung color coding siguro dahil meron talagang iba yung kulay. Okay. At saka nga pala kailangan natin dito ng 12 volt supply. So meron ako dito. Ito kung natatandaan nyo. Yan. 1 year na to. Ito yung 5 volts to 12 volts. Ito yung nagko-convert ng 5 volts. So magiging 12 volts siya yung output. So hindi natin dito kailangan ng baterya. Yan, ito lang kailangan natin. Isasaksak lang natin dito siya sa cellphone charger na 5 volts. Pwede rin dito sa power bank. Yan. Yan, pwede din dyan. So, para mas maganda, consistent yung kuryente, dito natin siya sa wall adapter mismo ng charger. Okay, saksak ko. Yan, nakita nyo umilaw. Siyempre, may capacitor dito sa loob. Yan, pero mawawala rin yan. So, saksak na natin. Yan, sasaksak ko na. So yeah, so ito, dinugtungan ko lang siya para maging wire kasi male connector to eh. Yan. So meron na tayong positive at negative supply. Yan. So makikita nyo nga pala, ito na yung hollow switch natin. Dito, ito nilagyan ko siya ng mga mark para naman na hindi nakakalito. So itong green, ito yung common. Yan. Ito yung magiging supply nitong buong hollow switch natin. And then, sa pula, ito syempre itong positive at saka yung negative. Itong silbi nga pala nitong positive na to, itong pula na to, ito yung magpapailaw nitong hollow switch natin. Yan, kasi may bulb to sa loob na umiilaw siya. So, try natin muna itong dalawa na to. Yan. So, positive, syempre sa pula. Yan. Okay lang natin. Then, itong negative. Then, kung mapapansin yung mga pare ko, ay nagkaroon na siya ng supply or yung nagkaroon na siya ng ilaw. Ayan, nakikita nyo. Ayan, may ilaw na siya. Ayan. So, bunutin ko para makita nyo ulit yan. Okay. So, itong dalawang wire na to, para lang to dito sa ilaw na to, itong nasa gitna. So, yun. Alright. So, try naman natin. So, dito naman tayo sa switching nito. Yung magiging switch na to. Kasi yung positive at negative, para lang to sa ilaw dito sa may hollow switch na to. Okay, dito tayo sa common. Yung common, ito yung magiging supply o positive supply nitong buong hollow switch. So, connect natin to dito sa positive nitong 12 volt supply. Yan. Ngayon, ito yung test light natin. Yung negative nito is ilalagay naman natin dito sa negative naman ng 12 volt supply. Itong LED. Siyempre, kasunod na rin yung negative nitong hollow switch. Opya. Milaw. Mikit. Yan. Ilagay din natin itong negative wire nitong hollow switch dito. So, mangyayari, magkakaroon na supply itong normally closed. Ito siya yung kulay blue. Ayan, ilagay natin. Ayan, magkakaroon na siya ng ilaw. Ayan, magkakaroon na siya ng supply. Ayan. Pero pag once na pinindot natin to, itong hollow switch, mamamatay naman siya. So, yung supply,
ay lumipat na dito sa normally open. Ito. Yan. Ay, nagkaroon na siya ng ilaw. Pero, pag binalik nyo naman sa pagkapindot, itong hollow switch natin, yan. Mawawala naman yung supply dito sa normally open. Lumipat naman siya ulit dito sa normally close. O, dito naman siya nagkaroon ng supply. Yan. So, makikita nyo, ang hollow switch, hindi lang siya basta ordinary switch. Two-way switch pa siya na pwede mo siyang gawin sa mga ilaw, sa busina. Kung halimbawa, pag hindi siya nakapindot, stuck na busina. Pag nakapindot naman siya, yung dual horn mo naman, syempre para iwas huli, pwede mo siyang gawin. Yan, nakikita nyo. So dito naman, sa gusto mo, pagka pinindot mo siya, pag inun mo tong hollow switch natin, umiilaw din siya, pwede rin. Yan. Ang gagawin mo, ikukunik mo tong positive nitong hollow switch dito sa white. Yan. White nito. At saka tong positive ng LED natin ito. Sa normally open, saka tong positive supply nitong hollow switch, saka tong positive nitong ilaw natin yung test light. Yan. So, pindutin natin. Yan. Magkasabay na sila. Pag inon mo yung hollow switch natin, humiilaw na rin itong test light. Yan. At tanggalin natin sa pagkapindot. Okay. Yan. Kung gusto mo naman, laging naka-on itong ilaw nitong hollow switch, ang positive naman itong ang gagawin mo, itong positive supply ng hollow switch, ilalagay mo mismo sa supply ng positive. Yan. Itong green yun, itong common. Yan. So, mangyayari, lagi siyang may ilaw. Yan. Yan. Lagi siyang may ilaw, guys. So, ganyan yung mangyayari. Pero, sa akin, gagamitin ko to sa LED eye line. So, yun ang magiging sunod nating tutorial kung paano ito ikakabit sa LED eye line ng Honda Beat FI ko. So, ang gagawin ko, pag pinindot siya, iilaw yung eye line at saka itong hollow switch natin. Yan. Yun ang gagawin ko. Kailangan magsasabay yung dalawa. Kasi may nag-request sa akin yan. Gusto daw niyang malagyan ng hollow switch yung LED eye line niya. Hindi niya malagyan. Then yun, gagawin ko yung video na to para malagyan na yung mga gustong maglagay ng switch or hollow switch sa LED eye line nila. Saka hindi lang naman to sa LED eye line. Sabi ko nga, two-way switch yung hollow switch na to. Pwede mo siyang gamitin sa busina, pwede mo siyang gamitin sa ilaw. Gusto mo, ito sample ah. Yan. Kagaya na sinabi ko kanina. Tanggalin muna natin. Yan. Pag nakapindot, yan, pagkapinindot ko siya, yan, may supply siya rito. Dito naman sa kabila, wala. So, pagka nirelease ko naman itong pagkapindot, dito naman sa kabila may supply. So, ayun, magiging silbi ng hollow switch. So, ayun mga bro, hope na nakatulong sa inyo itong basic na installation nitong hollow switch natin. So, ayun, abangan nyo lang yung pagkakabit ko nito sa LED eye line natin. So, magkakabit na rin ako para tumagal-tagal yung lifespan ng LED eye line ko. Kasi, syempre, unbranded naman yun, mahirap na. So, lalagyan ko siya ng switch. So, ayun mga bro, maraming salamat sa panonood at hope nakatulong sa inyo to. Okay, bye-bye!